guys! This is Kelly from Fixel Mobile. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano nga ba magkaroon ng sariling tindahan dito sa Madrid, Spain. Bago ka mag-start ng negosyo is mag-inquire ka muna. Okay? So, first, mag-survey ka kung ano yung mabenta or patok dito. Pangalawa, yung lugar kung saan mo itatayo ang iyong negosyo. Pangatlo, mag-consult ka sa historia or sa abogado. And then, pang-apat, kung matagal na ako sa bangko, nagpunta ako dun sa bangko ko. And then, nag-ask ako sa kanila ng, look, gusto ko magkaroon ng negosyo at kailangan ko ng kapital. So, ayun, una sa bangko. And then, pangalawa, sa paro. Alam nyo bang sa paro or sa inem, pwede natin kunin ng biglaan ang ating sasahurin dito? Lalo na kung magtatayo ka negosyo. So, pupunta ka sa inem, magpapasita ka doon, and then sasabihin mo sa kanila na gusto mong kunin lahat ng paro mo. Ang tawag dito ay capitalización del paro. So, yun. Ang alawa naman ay kailangan mo rin magtingin ng lugar kung saan nga ba magandang itayo ang iyong negosyo. Ang recommend ko po sa inyo, total, mag-aariesgar na rin naman kayo na magtayo ng negosyo, dun yun na ilagay sa main road or malapit sa metro or merong malapit sa simbahan or sa school. Depende sa negosyong itatayo ninyo. Sa pagkuha naman ng upahan, once na may makita na kayo, lahat na makikita nyo ng mga alkiler, tawagan nyo ng tawagan, then compare it. Kung ano yung mga requirements na hihingin nila. Pangatlo, punta kayo sa abogado or sa historia para mas mapalawak ng inyong kaalaman. Doon, ipapaliwanag nila sa inyo yung mga dapat nyo pang gawin. Maganda guys, itatanong nyo na lahat ng duda nyo dun sa abogado or dun sa hestor nyo. Kasi dito, kailangan talaga na meron kayong sariling hestor. Sila yung nag-aasikaso ng mga papeles nyo, yung every 3 months, or yung deklarasyon de la renta nyo, etc. So, ayun guys. And then, after nun, huwag nyo munang i-hire yung abogado kasi nag-survey pa tayo. Para meron pa kayong ideas. Once na meron na kayong nakuhang shop at okay na lahat yung steps na sasabihin ko sa inyo, then hire nyo na yung abogado. So, ayan guys. First, survey ka muna kung ano yung patok or mabenta. Second, yung place kung saan mo ilalagay ang iyong negosyo. Pangatlo, mag-inquire sa abogado o sa historia. Pang-apat, magtanong din sa bangko para sa iyong kapital. And sa paro, sa inem. So, ayan. And once na halimbawa meron ka nang nakitang pwesto, tapos kailangan siyang ayusin, hindi pa siya nakareformado, so, kailangan mo na mong ayusin yung tindahan or yung restaurant kung ano mang gusto mong itayo. Tapos, kukunti lang yung, let's say, kukunti lang yung naibigay sa'yo ng bangko at nung paro, hindi sapat. Kasi bibili ka pa ng mga products mo. Merong isang way para matulungan ka rin. Punta ka sa Abal, Madrid, sa Calle Jorge Juan, numero 30. Magpedir ka doon ng sita. Tapos, pwede, para magpedir ka ng sita doon, pwede kayong pumunta, isearch nyo sila sa Google, tapos magpedir kayo ng sita. And then, after nun, kakausapin kayo kung paano yung sistema nila. Ano nga ba ang Abal Madrid? Ang Abal Madrid, guys, sila yung tutulong sa inyo para kumuha sila, dumirect sila sa another banko at masigurado babayaran ninyo yung kukuhain ninyong kapital para sa pag-aayos ng tindahan. So, yung tatlong yun, maaari kayong makahingi ng tulong
to start your business. Yung supplier naman, okay. Yung supplier, halimbawa kasi ako, tinaan ako ng mga accessories, phones, etc. So, kung ganitong tindahan ang gagawin mo, or style locutorio, computer shop, something like that, punta lang kayo sa Cobo Calleja, sa Poligono. Kung magpa-public transportation kayo, malayo. Kagaya ko, wala akong kotse. So, malayo. Punta ka sa tren hanggang Parla. And then, sa Parla, kuha ka ng bus. 462 or 471. Pupunta doon. Dadaan yung doon. Green bus siya. And then, doon, pagdating mo doon, it's like Divisoria, no? In Madrid. Kasi sobrang daming mga wholesale doon. Iba't iba. Merong mga damit, merong mga phone accessories, mga pang-makeup, mga gamit sa shop. Kung halimbawa kailangan mo ng santeria, kailangan mo ng mga ganchos, kung ano-ano pa, marami sila doon. Nandun na lahat. Kung gusto mo mag-start ng business, nandun doon. Yung mga pwede mo gamitin. Or else, pwede rin naman halimbawa yung mesa or yung ibang estanteria, pwede kayo naman bumili na lang sa IKEA. Meron din naman doon. Ang unang taon talaga is wala pa halos kayong maitatabi sa bulsa ninyo. That's the truth. Pero sa loob ng isang taon na yon, makikita nyo na yung pag-unlad din ng tindahan ninyo ng inyong negosyo. Kasi bakit wala ka mo tayong naibubulsa muna? Dahil sa bayarin sa gastos ng tindahan, ng negosyo. And then, yung sa kinuha natin sa bangko, pang kapital. And then, syempre, yung sosobra, may sosobra dyan, syempre. Yung sosobra, imbis na itabi natin sa ating bulsa, pambibili natin siya ng mga gamit or paninda. Diba? And then, yung pangalawang taon, doon na natin mararamdaman yung pwede natin ibulsa. So, yun lamang po, guys. Sana nakatulong ako sa inyo at nagkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng tindahan dito sa Madrid. Good luck, guys! And see you sa tindahan ko. Sana mabisita nyo ako sa Avenida de la Albufera, 107 Madrid. Metro Line 1, Portasgo. See you!